Ayan po. Yan po yan, Article 16. Same. Same po yan. Yes. That's it. Okay. Good afternoon to all of you. Welcome to our afternoon Bible study. Formerly known as Youth Bible Study, but we have seen this to be more general, not only for the youth, but also for our adults. So we thank the Lord for this opportunity that we could introduce the topic. Now, this is just an introduction. As you can see on the title, it's an exposition of Baptist Articles of Faith of 1950, as well as the New Hampshire Confession of Faith of 1833. So ito po ang ating pag-uusapan. So ikukumpara po natin yung dalawang articles. Medyo malabo lang po. Papakita ko po uli sa inyo. So this will be, ito yung magpapatuloy. Wala. Kasi hindi ko pa nasishare. Kaya wala. Pero sa Baptist Ministry Seminary, I'm ongoing for 3 minutes already. Kaya share ko muna. So wala. Sabi ni Mrs. ay wala. So, okay. So I could print out also the notes for this. Ito yung mga per article. Ipiprint ko siya per article. And then there are outlines. No? Every article has an outline. Wala yun dyan sa booklet. So this would be for your own consumption as Bible-believing Baptist members. Even to our... Hindi pa han, even sa seminary ko, wala. Pero okay na ako. Pasok ko. Ibig sabihin, ongoing na siya. Meron. Wala? Sa akin? Ah, wala pa kasi hindi ko pa nga na-share. Mahina yung network ko eh. Dali lang po mga kapatid. Saan ba ako na ako? Pambira, di ko makita. O hindi wala talaga. Sa inyo, wala? Sandali lang po. Nagkakaano tayo sa these are issues. Actually, sa morning devotion, ganito ako minsan eh. Kaya minsan, nadidilate. No? So anyway, we'll be flexible. No? We are not rigid on time. Dali lang po mga kapatid. Ito ang problema ng medyo mahal na kasi itong laptop ko eh. Wala pa rin, Han?
Ikaw nga magpasok sa ano, CBC Passive Ministries. Nakapris ako eh. Wala pa rin, hands. Pakishare sa CBC. Ay, nakalita na. Sige, sige, sige. So, salamat sa Panginoon. I-share ko lang si CBC natin. Okay, let's pray. We thank you, Lord, for mercy and grace. Continually guide us as we continue on our exposition of our own Articles of Faith, 1950, and as we look into the parallel version in New Hampshire Confession of 1833. We thank you, Lord, and may you give us wisdom and the grace that we need. Also, I pray for the families that we are going home, your traveling verse be abandoned also, and as we continue to meet either online or physically for our afternoon service. We thank you, Lord, for the fellowship that we have this afternoon, even as we celebrate Adi Josie's birthday. We thank you, Lord. We really are joyful knowing that your presence is here and that we are, that each of the families are represented also. We thank you, Lord, for this day. It's our prayer in Christ's name. Amen. Okay. So, ito po ang title natin. So, normally, sa yugto ng panahon, ang nauna sa confession, yung mga creeds, such as Apostle Creed. Di ba? Ayan, dali ni-recite siya ng sa church, yung, sa Roman church. Di ba? I believe on the Father. Nakalimutan ko na nga yun. Dati, yung grade 9 ako, ay yung grade 9. Yung grade 4 ako, na-recite ko yun, nung nakumpilan ako eh. So these are apostolic creeds, o yung mga credo. Bakit nagbuo ito? Para to represent what the Bible stands for. No, itong mga credo, these are sayings, and then eventually develop into confessions, meaning these are collections of doctrines the Bible believing churches, the not yet Baptists, are adhering into even prior to 16th century. Because historically, the Baptists came into the church history only in 16th century. Only in 16th century. Though we adhere to the influences of what we call the Anabaptist groups and the separatist group of England, so there is no real records of Baptists even prior to 16th century. And that's the school of thought that napag-isipan din natin, no? Kasi nakasanayan natin sa Bible school yung napakinggan niyo yung mga ano, no, yung doktrina ng isang pastor na si Jesus Christ Baptist. Actually, narinig niyo siya eh nung nandito si pastor, pero hindi niya sinabi. So mali po yan, hindi totoo yun. I'm sorry to say, that's wrong, that's anachronism, meaning the Baptist denomination spread only on the 17th century, 16th century. And kung ibabalik mo kay Christ yung Baptist, hindi applicable kasi wala pang existence na.
hindi pa nag-exist ang isang bagay, i-apply mo sa nakalipas. That's what we call anachronism. Well, the term Baptist for John the Baptist is simply for his message of preaching and repentance. He preached the word, not yet the gospel, because the gospel originated from Christ. It's not John the Baptist. John the Baptist is preparatory to the gospel message of John. Kung nasusundan niyo ako sa Book of Mark, ganun yung nangyari. Initially, John the Baptist, no? It's not the denomination, but the term used because he is baptizing them. And after he had preached a message of repentance, no, ay binautismuhan niya. And then eventually, all of the disciples, kasi John the Baptist had been in jail, tama? Siya ay kinulong ni Herod, no, dahil sa kanyang pagtuligsa sa makasalanang relasyon ni Herodes kay Herodias. Alala niyo yun? Kasi nasabi niya, yung inyong relasyon ay hindi sa Diyos. This is an adultery because siya ay asawa ng iyong kapatid na kinuha mo. O kaya ngayon, itong tapang ni John the Baptist, di kinulong siya. Kaya itong si Herodias, ayon din sa Markan account, naghanap ng pagkakataon paano kaya makakabawi dito kay John the Baptist. Puro perwiso. Ine-expose yung kalokohan namin dalawa ni Herodes. Oh, anong nangyari? Pinasayaw niya yung kanyang anak. Tama? Na ang tawag sa history ay si Salome, pero wala sa Biblia yan. Only in secular history where we could find the term Salome. O yun, anong nangyari? Anong request niyo nung ano? Pugot ulo. Ayan, o sa pinggan. O ilagay mo sa pinggan, ha, yung ulo ni John. Eh, inoperan siya. O sige, magsayaw ka dyan. At ano, bibigay ko halos kalahati ng kaharian ko. Yun lang, drop rings ako. Dali mga kapatid. Ba't ganun, bumagsak yung network ko? Wala rin yung ibang hotspot. Alam niyo sabay, nagkakagulo pag bumabagsak yung network. Alam niyo ba yun? Kala niyo, smooth sailing sa broadcast, ha? Ito, kaya ito gusto ko rin pakita sa inyo. Ito nangyayari sa akin pag broadcast. Kaya bumagsak network, kailangan maghanap ako ng ibang source, eh. Kunti malalaglag yung network, eh. And that happens couple of times. Ayan, malalaglag. Sayang yung simulan. Ayan po. So yung lahat ng alagad ni John the Baptist, technically naging alagad ng Panginoon. Why I say that? Because the apostles themselves are part of the John the Baptist preaching, including Peter and James. What's the other one? Bahagi yan ang pangangaral ni John the Baptist na naging alagad ng Panginoon. So eventually, all of the disciples of John became the disciples of the Lord Jesus Christ who is actually preaching the gospel. Okay, ang tanong, saan ang Baptist Church to? Wala pa po. It's not even a denomination that time. It's only in the 17th century. Kahit i-google niyo po yan mga kapatid. Yung sinasabi ng iba, meron tayong pasalin-salin na church. Patunayan niyo sa historical account. Kasi doon tayo namulat sa ganung katuruan, Brad, no? Salin-salin ng churches, pero hindi mapatunayan. Ang totoong nangyari historically, Baptist movement is just 17th century or at least 16th century. That is in Europe, and may mga Dutch Baptists, may mga English Baptists, may mga French, mga European Baptists. But the one that went to America are English Baptists who settled in the eastern coast.
founding 13 colonies in America, eventually spread until California. No? And then, the same mission, perhaps about a group of missionaries from America. That's why we just celebrate our how many years of Baptist movement here in the Philippines through these American missionaries. Kaya nalalaglag ako. So yun po yun. Brother Ed, ba't kailangan pag-aralan ng articles? Okay? Kasi ito yung written document na nag-approximate ng Bible doctrine natin. Sabi ko nga sa inyo, kahit Pulto naniniwala sa Bible, tanongin mo yung Pulto, naniniwala ka ba sa Bible? Oo, naniniwala ako sa Bible. Ano kayo na iba natin sa Pulto? Yung Confession of Faith o yung articles of faith. Though ang Bible mas mataas sa articles. No, yan yung dapat natin makita. Ako na, stress na ako. Stress na ako. Hindi ako makakonnect. Ba't mo ako di-disconnect smart? Nagbayad naman ako. Nawala siya, ano? Nawala pa. Nawala siya. Why? May file akong di makita. Kaya nga last time, alas 8 na ako nag-broadcast. Masyadong late. Nasaan siya? Yun, lumabas din. Okay, we'll be comparing these two confessions. Why it's necessary? First is the article 1 of the scriptures. Napakahalaga po niyan. No, na, at natin pagbulay-bulayan yung mga reference text dito, no? Kaya po, adjust ko lang po. Talagang nasusubukan ng patience ko. Sinetap ko na kanina na iba-iba siya. Pasensya na po mga kapatid. Okay.
So ito po yung mga kapatid. These are our 20 articles. We'll be discussing one by one. I hope your Bible will be handy as we look into these verses. I would like to read first the 1950 Articles of Faith in comparison with 1833. Because 1833 is a historic document also. Ito ay na, because there are many pressures, that's why during that time, those American Baptists was able to crop their confession of faith as early as 1830, no? Upang ma-express ang kanilang panindigan bilang mga Baptists. Kasi nga, ang may pressure dati guys, nung time na yun, Unitarians. Unitarians versus Trinitarians. Of course, Baptists are Trinitarians. So we need to express, no? Our concern on this. Kaya yun, isa yun sa mga pressure. Saka yung mga anti-missional movement. Anong ibig sabihin nun? Yung mga anti-missional movement, normally the hyper-Calvinists Hindi na ako nakabawi ah. Teka, sa network. So yung 1830, kung titingnan niyo yan, so yan maraming pressure sa mga Baptist movement dyan. Yung Unitarianism, yung anti-missional movement, no, na nagsusulputan. Kaya kailangan sila nag-crop ng expression of faith in terms of new Hampshire Confession of Faith. Okay? I think our articles had been into revisions, no? Though I may not see a major division. Siguro yung wordings lang. Ngayon, kukumpara natin itong dalawang to. No? So, on the left side is our article of faith. No? Ito yung ating pinaninindigan. Whether you're aware of that, since you're a member of this church, and this church is a Bible Baptist church by nature, we're not Southern Baptist, we're not Reformed Baptist, we're not Fundamental Baptist, we are Bible Baptist. Because other denominational Baptists has also their own confession. For instance, Southern Baptists have their faith and message. No? Reformed Baptist has their 1689. London Confession. No? And others. Though others may not have this. No? It's shocking for a Baptist church not to have its own confession. No, pag tinanong ko, anong panindigan nyo bilang Baptist? Kung ano-ano sasabihin sa akin. No, basta yung Bible, kung ano yung nakasulat sa Bible. Eh, ano nga dyan? Pang-kulto lang yun eh, yung sagot na yun. Kasi ang kulto sa Bible din eh. Ano nga? Ano nga sa Bible? Saka ito guys, ito pa, isa pa. Magandang defense to. Ano ba, may pinupol silang maling doktrina sa atin. Kaya mga Baptist, ano eh, once saved, always saved eh. Which is, most of church are true, ah, pero I don't want to use once saved, always saved. I would like to, it's more accurate in perseverance of the saved. It's more accurate theological. You know why? Because if you're once saved will always persevere. Okay? The perseverance of the saints. So nakakalungkot, may mga pinupul sa atin silang mga maling mga impormasyon. Ngayon, ang depensa natin, okay, look at our confession. At kung makikita mo yung argumento mo, saka tayo mag-usap. Pero kung wala ka nang, yung pinupukol nyo sa aming mga Baptist, walang batayan sa aming confession, it's just a kwak-kwak. Ibig sabihin, chismis lang yung sinasabi mo. Okay? Period. Tapos ang usapan. Kasi dapat, kung pupukol sila ng argumento sa mga Baptist, they look at our confession, articles of faith. Okay ba yun? Kaya kayo, pwede kayong ano, yung mga kulto kakatok sa inyo. O sige, panindigan nyo muna yung confession namin. Itong pinanindigan namin. Pag hindi, wala tayong pag-uusapan. Okay ba guys? Yan din yung isa sa gamit ng articles of faith natin. Lalo pag mga pinupol sa atin. Kayong mga Baptist, type lang kayo ng type. O ang tanong, o sige nga, hanapin mo sa articles of faith namin kung na-type lang kami ng type. Kasi guys, yan, historic document yan. Hindi natin pwedeng pabulaanan yung articles of faith natin.
na 1950, which take root in 1833, yung Harm Chart. Sila nga, hindi nila alam kung makul ko. They're not aware of that. Okay ba yun? Kaya kung may chismis na pinutukol sa atin, papasahin natin ang articles of faith. But make sure, you should be wiser than them, smarter than them. Mas kabisado dapat natin yung articles of faith natin, mga kapatid. Okay ba yun? Kaya nga pag ano, kausapin ko si Kuya dito, mag-reprint niya ang articles of faith natin. Diba? Alam ko, meron pa yan si Kuya dito. So yun yung hamon ko sa inyo. Kapag may mga kulto, na kung ano nung sinasabi sa ating mga Baptist, o sige nga, ipakita mo sa article namin na tama yung sinasabi mo. Saka tayo mag-uusap. Pag hindi naman, wala tayong pag-uusap. Okay? Okay ba yun? Hello? Ano mga kapatid? Ako, wala talaga ako offline. Sorry, offline na ako. Buti na na-record ko. Ayaw nang pumasok nung ano. Bale, meron naman akong physical view ano dito eh. Okay lang. No problem. Wala na, no? Disconnected na ba? DC na ako. Sige, YouTube version na lang to. Guys, mag-YouTube naman kayo. Bisitahin nyo yung ating ano. Ipopromote ko na rin, ha? Yung ating YouTube channel, mga kapatid. Atin to. Hindi lang kay Brother Ed to. Kasi 99% of the content is Sunday school, Bible study lesson, devotion. Ilang ilaman nun. Wala nga akong selfie dun eh. Kahit hanapin nyo sa channel ko, wala. Kaya ako, pag nagdi-devotion, katakot-takot na panalangin ko sa internet eh. Kaya katulad ng blanco, hindi siya makapag-zoom. Eto, here's our channel, mga kapatid. Ayan, supportahan nyo rin yung channel ni Matt, ha? Wag lang yung sa akin, no, Matt. Pati yung kay Matt, supportahan nyo rin yung kanyang mga cover, song cover doon sa kanyang channel. Ano ba, Matt, yun? Matt's Publico. Matt's Publico, yun yung channel name. Oh, yung channel name ni, ano, ha? Oh, libre pang ano, ads ulito. Matt's Vidal Z, ha? Matt's S-M-A-T-S Publico. Ayan po ang channel ni Brother Matthew. Ito mga kapatid, ayan ang channel natin. Meron na tayong 1.91 subscriber. Mamaya magiging 2,000 na yan. Hindi ko alam. Ayan po. Brother, ikaw lang naman yung naka-front. Siyempre, ako po yung speaker. Kaya kahit papaano, meron din akong itsura dyan. Yan din naman yung cover ko sa Sunday school, diba? Ito rin yun, wala akong pinagkaiba dyan. Ayan. So ayan po, ano pang mapapala namin dito, Brother Ed? Ayan, tingnan yung maigi. Devotions and hymns. Kung naghahanap kayo ng mga hymns, nandyan lahat yan. Devotion, morning devotion, Sunday school lessons. Ayan, youth Bible study. Ayan po. Yung kanta, yung kumanta si Brother Matt, yung bata pa siya, nandito. Ito, ayan o. No? Gusto nyo i-play ko? No, Matt. Ayan, ito yun o. No? Ito yung mga bagito pa itong mga to eh. Either ito o ito. Itong video na yan. Ayan po. Sana bisitahin nyo. CBC Ministries online page. Ayan po. Ads lang yan. Ayan. Medyo malabo lang sa ating projekto. So, hindi na siya bumalik. So, I will stop streaming. Go recording na lang. Okay. So, ito po yan mga kapatid. So, dapat alerto tayo sa mga kulto. Kung ano-ano kasi binabat, tapos wala tayong masagot, hindi natin masagot, nauutal tayo. Minsan, naka-encounter na ba kayo ng kulto na nakausap niyo? Tapos hindi niya alam na Baptist ka. Talaga yung mga Baptist yung masisiba eh. Puro tights lang yung may mga ganun. Ang sagot mo ito, Brad, basahin yung confession namin. Pag may makita kang isa man lang maliit na butas na sinasabi mo, sige mag-usap tayo o kaya papakilala kita sa diakono namin. Ganunin nyo. Pero pag wala kang makita dyan sa akusasyon mo, chismoso ka. Ganunin nyo. Diba? Kasi minsan tayo mga Baptist masyadong mahihain sa ganyan. We could also engage. But we could engage as a Christian with salt and light. Huwag natin gagamitin yung methodology nila na mapanglait, tapos hahawak
meron pang mga kuyog brigade dyan, attendance, no? Tatawag ng mga kasamahan, papaligutan ka, eh, ikaw awang baptist. Mauputal na tayo niya, ang dami. Hindi po yan ang method natin. Ang method natin, katotohanan. Pakita mo, oh, ito yung confession ng Brad. Anapan mo ng butas yung confession. Basta ka tayo mag-uusap. Okay? Kaya atin, ito yung kaya natin pag-uusapan ko. Itong article na ito. Okay, I'll be reading on the first column, which is 1850, then New Hampshire. Kasi, actually, ang bakit kailangan ni New Hampshire? Kasi siya yung parent confession ng Articles of Faith natin. Okay? Now, alam niyo na. 1950, we hold to the 1950 Articles of Faith of Bible Baptist Fellowship International, whose reference is New Hampshire Confession of 1833. Okay ba yung mga kapatid? Kasi minsan, makakatagpo kayo ng isang Kristiyano. Brad, anong confession of faith mo? Ha? Ganun ba yung sasabihin natin? Hindi. Sasabihin mo, ah, we adhere to Articles of Faith of 1950. Also, New Hampshire Confession of 1833. How about you? Ibalik ko sa kanya. Minsan, nagtatanong lang pala yun eh. Wala rin palang ano. Ah, talaga? Ganun ba? Sige, uwi na ako. Ayun po mga kapatid. So, yan. Kaya, ito ang layunin natin. Ma-educate tayo lahat sa ating panindigan. Papadait tayo ganyan. Though, hindi naman yung competition to. Ito ang layunin natin to win souls for the Lord. Of course, depends of the gospel and then reaching them so that they may also be converted. That's the point. Pero hindi tayo makipag-debate kasi waste of time. Okay. I will be reading, no? So you just follow. And then after I read the 1950, I'll be reading in parallel the 1833. Okay, we believe that the Holy Bible is written by men supernaturally inspired. Okay? That it has truth without any admixture of error for its matter. And therefore is and shall remain to the end of the age the only complete and final revelation of the will of God to men, the true center of Christian union, and the supreme standard by which all human conduct, creeds, and opinion should be tried. Okay? And then, my explanatory notes yung Article 1 natin. By the Holy Bible, we mean the collection of 66 books from Genesis to Revelation, which, as originally written, does not only contain and convey the Word of God, but is the very Word of God. It does not only contains and convey the Word of God, but the Bible itself is the Word of God. Meaning on the inspiration, yung original manuscript, yung actual na sinulat ni Pablo, yung actual na sinulat ni Haring Solomon, yung actual na sinulat ni Moses. Those are the inspired documents. Okay? And then secondly, by inspiration, we mean that the books of the Bible were written by holy men of old as they were moved by the Holy Spirit. In such a definite way that their writings were supernaturally and verbally inspired and free from error. Okay? And as no other writings have ever been and ever will be inspired aside from the 66 books. Okay? Isa-isahin natin. Now, as you can see, as we compare it to the New Hampshire, merong mga salitang pinalitan pero halos ganun din. Una, yung word na supernaturally. Kasi supernaturally is an implicit term. It's more implicit rather than explicit. When you say implicit, medyo siya pahiwatig kaysa diretsuhang salita. Nagets nyo? Compared sa word na divine. The word divine is a direct statement that it comes from God. Explicit po yan. Ano pong tawag? Explicit meaning for the word itself, yun yung ibig sabihin yun. Pag sinabing atin na sa divine inspired, ibig sabihin, Diyos ang nagkasihan yun, ng salitang yun. Pag supernatural, medyo implicit term siya. Na ibig sabihin, supernaturally, ang Diyos gumawa doon sa scripture. Which I think still the same. Walang problema yun sa terms. Now, yun nga lang, isa implicit, yung isa explicit. Nag-guess niyo po? Pag sinabing explicit, tiyakan o diretsuhang pagpapaliwanag.
word for word, nandun na, di ba, pag sinabing divine inspired, ibig sabihin, inspiration from God. No? Pag sinabing implicit, may pahiwatig. Hindi siya derechuhan. Well, it's not supernatural because we have a supernatural God that inspired. Pero at the end, same concept pa rin siya, mga kapatid. Okay? Inspired. And is perfect treasure of heavenly instruction. So, it's a perfect treasure. Ito po yung nakikita natin na sa New Hampshire. A perfect treasure of heavenly instruction. So, ito yung mga makalangit na utos o mga instruction. Ito ay inatawag nating kayamanan na according to the 1833. Ito yung mga, ang salita ng Diyos ay kayamanan sa atin. Okay? By the way, next week I'll be printing this. You don't need to copy. Okay. Meron talaga akong inihandang printout nito. Okay? Now, tingnan natin itong mga talata. Okay. Hindi ko na may-share dyan yung text of the scriptures, but I'll be reading. In 2 Timothy 3:16, alam niyo na po siguro yung laman nito. All scripture is given by the inspiration of God. Ibig sabihin niyan, the word inspiration here is God that is actually creative. It's the one that creates the word, just like the creation. Atin na, sinawika niya, let there be light. Same power was given to the scriptures. Nung kinasihan niya through the Holy Spirit, yung salita ng Diyos, ito yung power of creation. It's the word, it's God that created the word. The written word of God. That's inspiration, sabi dito. And is profitable for doctrine. So kukunin natin ang ating mga doktrina according to 2 Timothy 3:16 and 17 sa salita ng Diyos. Meron niya nagsasabi, eh paano, brother, yung mga translation? Kung yung sinasabi niyong inspiration ay nandun sa original manuscript. Eh ano ngayon yung mga hawak nating Bible? Alam niyo po mga kapatid, yan, marami nagkakamali dyan, kaya nga kiniklik na inspired version daw ang King James. Inspired version. Narinig niyo na ba yun? Yung mga traditional Bible pag dito? No, it's not. There's no such thing as inspired version. What do we have? Our faithful translation. Ibahin natin yung inspired original sa kayong faithful translation. So iba, magkaiba siyang kategory mga kapatid. Ini-inscribe natin yung inspiration doon sa original na dokumentong sinulat mismo ng mga apostol at propeta. Nakuha niyo po? Kunyari, ako si Moses. Nagsulat ako ng Ten Commandments. Yun po yung inspired. Kasi yan yung original manuscript. Ang tawag natin dyan sa Greek ay autograph. Where we get the word autograph. O, di ba? Pag sambawa, merong magpapa-autograph pa si Sister Christie, di ba? O, di ba? Parang, ano lang, parang showbiz lang. Ibig sabihin, pipirmahan mo, hindi, i-stamp ko ba yung Sister Christie? Hindi, pipirmahan mo yun. In your actual penmanship. Ganun yung nangyari sa inspiration. Nung isinulat ang salita ng Diyos, ito yung naging inspired. The output of the inspiration is the original autograph. Pero ganito, brother, ano mangyayari sa mga Bible natin? These are faithful translation, matapat na translation. Bakit kamo? Kaya siya naging matapat dahil sa actually, dalawa yung philosophy ng translation. One is what we call word-for-word translation and the other one is dynamic translation. Pag sinabing word-for-word, ibig sabihin, from the original Greek, sinali ng word-for-word sa English. Ibig sabihin, faithful ka dun sa word-for-word. Kasi ang kapangyarihan ng salita ay nasa word of God eh. So therefore, yung each word had been translated correspondingly from the original Greek to English, kung yan ay New Testament. Samantala, yung isang uri ng translation, itatawag natin na dynamic equivalence, wherein it's the thought, yung kaisipan na bunga ng maraming salita, ay isinalin pa sa maraming salita. Okay? Nagets mga tenants? So yung word, yung
tayo, yung King James, is a type of verbal equivalence or what we call word-for-word translation. Okay po ba? Nag-gets nyo po ba? So, categorical error yun. There's no such thing as inspired version. What we have are faithful translations. Nakuha po ba? Nag-gets ba? So, pag may hawak ang faithful translation, that is the word of God. You don't need to find an inspired translation, mga kapatid. Yung iba sa atin naghahanap pa ng inspired translation, wala po. Kasi ang inspired, yung original. Ikaw ba si Pablo? Ikaw ba si Moses? Wala na sila eh. Therefore, at the same time, yung sinulat nila, naisali na siya, may kumopya na. Kasi naman, ano ba lifetime ng papel? May meron ba kayo na itagong papel na word that is 10 years old yung papel? Meron, pwede pa, di ba? Pwede, di ba? About 20 years. O, ito na lang, yung birth certificate nyo. Yung original, ha? hindi yung NSO version. Ha? Buhay pa, di ba? Pero anong nakikita nyo? Deteriorated na yun. Tama? Ako, 1978, 42. 42 years old na yung papel na yun. Nandun pa yun. Pero, hindi natatanggapin yun sa mga, ano, magtatanggapin yung NSO copy. Nag-gets ba? Kasi yung sulat nila, sooner or later, kailangan kopyahin kasi masisira na yun. Saka isa pang purpose nung kaya kinukopya para ipamigay sa mga churches during the time of Apostle Paul. Kaya si Apostle Pablo, sa missionary journeys niya, nagsusulat siya sa mga churches, no? Para sa mga word of God na to. Eventually, ang church, by providence of God, nagkaroon ng collection of these writings, what we call New Testament. These are 27 books. Okay? Yun po yung inspired. Ibig sabihin, ang in-inspire, hindi talaga yung, hindi yung tao, yung dokumento. Gets nyo, ha? Mga kapatid, ha? Kasi minsan, meron tayo kaisipan na ang in-inspire, eh di ba, brother, pag nakaka-inspire yung speech, tao, hindi ganun yung konsepto ng inspirasyon, mga kapatid. Ang inspirasyon dito, yung creation ng God ng dokumento mismo, yung original Atenansi na libro. Alam ba, Book of Genesis, kung ano man yan. Yun yung original, yung na-create yun sa pamamagitan ng tao, yun yung inspiration. Kaya ano ngayon yung mga tao? Ang mga tao, ito, yung sa 2 Peter 1:21, itong nangyayari sa mga tao. Kung papansinin natin. 2 Peter 1:21. Sayang, di. Naano yung broadcast ko. So anyway, this is recorded. Hopefully, ayan po. Sabi dito, 2 Peter 1:21. Pakinggan nyo po. So, actually, yung inspiration direct dito sa documents. Pero itong 2 Peter 1:21, this applied to the writers. Pakinggan nyo. For the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God spake as they were. Tingnan nyo yung Bible nyo. Ano yung salitang susunod dyan? As they were. Huwag nyo tignan yung Bible nyo. As they were moved by the Holy Spirit. So habang kinakasihan ng Diyos yung dokumento, yung Bible, yung scriptures, anong ginagawa ng Banal na Espiritu? Ikinikilo siya ng Holy Spirit. Yan ang nangyari sa mga prophets and apostles. They were moved by the Holy Spirit at inans. Kinikilo sila. At ang naging product, scripture, inspired word. So hindi yung tao ang inspired. Ang inspired ay yung scriptures. Gets nyo ba? Ano nangyari sa tao? Kinilos ng Banal na Espiritu. Eh, Brother Ed, kung in-inspire ng Diyos at kinilos ng Holy Spirit, magtatagpo yung dalawang yun. Kasi Holy Spirit, Diyos, tama? Third person of Trinity. Eh, yung Ama na tumawag doon sa manunulat, first person. So, nung kinasihan niya yung dokumento, kinilos ng Banal na Espiritu yung Word of God, what's the output evidence? Inspired Word. The scriptures, the original document.
Question? Ayun na, naka-isang oras na pala. Mahaba kala nyo, isang article, isang Sunday. Hindi, baka abutin tayo ng 5 Sundays nito. Oh, ito pa oh, dami pa niyan, no? Oh. Kala nyo, ha? Oh, dito pa lang tayo. Ito pa lang, oh. Oh, ayan pa lang tayo. Okay, question. I want, you could ask me question. Eh, brother, paano yung King James natin, hindi pala inspired? Huwag nyo kasing hanapin yung inspiration sa translation. Kukulit nyo eh. Ang inspiration, nasa original. Nagets nyo? Ang hahanapin natin, faithful translation. Tanggalin nyo na sa isip yung inspired translation, mga kapatid. Masyado tayo binayo ng mga kanon dyan eh. Di ba? King James only, churches. Oh, sino bang hindi galing doon? Ako dati pananaw ko rin. Kaya ang tingin ko sa ibang translation, mababang uri ito. Pero alam nyo, arrogance yun. Alam nyo kung bakit? Alam nyo, yung mga translator na yan, tatlo PhD. Hello? Kasasabihin mo, mababang uri ng translation. Hello? Ano tayo? Anong level natin? Doon pa lang. Sa kayaan, most of these are evangelicals, mga kapatid. They are committed to the gospel of Christ when they translate it. So, hindi natin pwedeng sabihin na ang King James superior translation, though I know King James is a very faithful translation compared to others. Kasi meron din kahinaan ng King James. At kung nakikinig kayo ng morning devotion ko, may mga episode ako, binabakbakan ko yung translation natin sarili. Of course, para hindi tayo, for the purpose of edification, para mas ma-enhance yung pagkaunawa natin sa salita. Okay, question? May question po ba? Nag-gets po ba? Kaya wag tayo maghahanap ng inspired translation. That's wrong. Categorical error po yan. Ang hanapin natin, faithful translation. Oh, Brother Ed, if there are faithful translation, but can you look at, of course, King James Bible version is there. New King James. Oh, another ESV, English Standard Version. You could also have NASB, New American Standard Bible. If you want more, English, New English Translation, New Revised Standard Version, all of these are verbal equivalents. But for the purpose of uniformity in our church, we make use of King James. Yes, brother? 1611. Oh, pero hindi 1611 brand ang gamit natin King James. Third edition yan. Kaya yung iba, ako 1611, where? 1611 ka ba? Hindi po. Ang gamit natin King James ay hindi 1611, third edition. Cambridge edition yan, 17 something. Yung third edition. Hindi 1611. Huwag kayo mag-post ng Facebook, I am a 1611. Wala na po, kasi kung 1611 yan, Old English text po yun nandun, hindi yung printed natin yan. Oo. Brother, masyado mo namang ina-atake ang King James. Hindi po. Actually, na-appreciate ko po ang King James. Kasi faithful din siya. Faithful translation word for word. Though, meron pang mga improvements sa sumunod. Bakit ko nasabi yon? Kasi, there are biblical documents that transpire after the publication of King James. Oh, yung mga Dead Sea Scrolls. Ayan. Na-discover yan nung panahon. Kailan ba yan? 19th century discovery lang yan eh. Itong mga Dead Sea Scrolls na to, these are copies of the original na nagpapa-enhance ng saling. Ibig sabihin, mas naging accurate yung saling po natin gawa ng mga dokumento ito. Kasi nung prior to that, kung konti pa lang ang manuscript, mga kapatid, yung batayan ng pagsaling ng King James, hindi pa ganun karami kumpara ngayon. Kasi by providence of God, pinalitaw niya rin yan. O sige, madiscovery niyo itong mga dokumentong ito para mas mainan yung sali natin. Ayan po. Okay, question pa. So, we're not using the 1611. What we're using is the third edition, Cambridge edition of the new, of the King James Version. Sorry to say. So, hindi po 1611. Mali po yun, sinasabi ng mga boss. I'm a 1611. Hindi po. Wala nang ganun eh. Old English yun eh.
di ba, finance, baka hindi pa natin maunawaan yung Old English eh. Iba ang Old English kaysa Modern English. Nakuha niyo ba? Iba po yan. I think Sister Naomi could attest on that. Ibang-iba yung Old English sa Modern English. Kaya kailangan i-modernize yan at dumaan tayo ng third edition. Yan po yung hawak natin King James Version. Yan po ang totoo. Kahit i-google nyo pa, promise. Okay? Sige. Basa pa tayo. May question ba? So tayo naniniwala, we believe on the Holy Bible was written by man. Ibig sabihin ng supernatural inspired dito, hindi yung inspiration nasa tao. Siya ay kinilos. Kinilos ng Diyos. Kinilos ng banal ng Espiritu upang isulat ang mga bagay na ito. Habang ang Diyos ay linilikha niya yung original na dokumento. Ang Diyos mismo. Pero aware ang tao sa kanyang pagsulat. Eh, brother, di parang robot pala yung... Parang, hindi po, hindi robot. Ibig sabihin, kinasangkapan ng Diyos yung personality ng writer. Pansinin niyo yung mga gospel writings natin na may parallel passage. Pansinin niyo dun, ito, isang halimbawa, yung sa Mark. Di ba, kala nila multo-multo ang Panginoon, naglakad sa... Pero sa Mark, hindi doon binanggit na naglakad si Pedro at nalunod. Pero pag tinignan mo sa Matthew, nandun, nalunod si Pedro. Pero atin nang sa Mark, hindi sinabi. Bakit? Kasi si Peter mismo yung witness. Kay Pedro, nahihiya siyang ikwento yun kay Mark. Nagets nyo? So, ginamit ng Diyos yung personality ng mga writers, hindi robot mga kapatid. Kasi kung robot yan, di pare-pareho yung account. Yung nakita lang, multo-multo. Pantong-pantong. Yung Panginoon, di ba, naglakad sa ano? Alala niyo yung kwento din, naglakad sa lawa, papuntad sa dagat, ay dun sa bangka. Pantong-pantong, multo-multo. Sa Mark, ganun lang. Pero sa Matthew, naglakad si Pedro at nalunod. Kasi nga, ang eyewitness ng Mark si Peter. At isang nakakahiyang pangyayari kay Pedro yun. O, di ba? Kaya tinanggal niya. Isa pang halimbawa, si Matthew, maraming financial term. Bakit? Tax collector si Matthew. Di ba? Tax collector siya. Therefore, maraming financial term. Isa pa sa Mark, maraming mga Latinized word. Isa doon, ano ba yung pangalan ng ano? Espiritu? Anong pangalan ng espiritu? Yung maraming espiritu sa isang demonyo. Isip. Si Legion. Di ba si Legion? It's a Latin term. Bakit? Anong intention ni Mark for the believers at Rome who are more Latinized than Hellenistic? O tingnan mo, ginagamit niya yung personality niya. Kaya yung personality ng mga writers, ginamit siya ng Diyos. Hindi sila robot. Kasi kung robot atin, pare-pareho yung sulat nilang apat na gospel writers. Pero pag tinignan mo, iba-iba. May pagkakaiba. May mga perspectives. Katulad kay Pedro, yung mga kahihayang kwento ni Pedro, tinanggal niya sa Mark. Diba? Pero kay Matthew, nandun. Buking si Pedro, lumubo. Kasi napakahina ng pananampalataya. O diba? Mind you, ito ang problema, ito ang nakakatawa sa mga apostol. Meron pa silang dalawang isang dosen ng kain pambihira yan, no? Pinauwi pa ng Panginoon. Hindi pa sapat siya na himala para hindi nila matawag na multo ang Panginoon. Magkadugtong yun eh. Yung feeding of the 5,000 men, tapos yung paglakad ng Panginoon dun sa lawa, magkadugtong yun na kwento. Doon ba, hindi pa sila natakot? Oh, 12 kain, pambihira. 2 tinapay at 5 isda. Kumain ng mga bata at nabusog. Oh, di ba? Di ba hindi ba nakakatakot yun? Napakain yung 5,000 tao? Lalaki lang pala? Kaysa doon sa Panginoon, naglalakad sa tubig. So, iba-iba yung perspective. My point is that the personality of the writers was used also by God. It's not a robotic instruction. Hindi robot yung mga writer. As the Holy Spirit moved them, they used their personality, their talents.
Okay, question? Kung mas, ano han, may komento ka han? Pinakabala pag mag-komento si Han. Yeah. Ano yan? Seminary student yan. Mas maaga pa sa akin, nagtapos yan. Yan si Mrs. Kaya yan, alter ego ko eh. Minsan nakakalimutan ko eh. Ay, umapala no. Okay, may tanong ba? So we believe that the Holy Bible was written by men, was moved by the Holy Spirit, and the resulting document is the inspired document, which we call the Scriptures. And providentially, many copies had been made. Yung mga scribes na kumopya niyan, they faithfully copy it. Until such time that na ito ay kinailangan ng isalin pa sa maraming mga wika at nakarating sa ating bansa. Ngayon nga may mga Tagalog. Oh. Kaya ito pa, isa pang mali natin. There's no such thing as superior translation, mga kapatid. Na walang superior translation. What we have are just faithful translations. Okay? Yun nga, may isa pang preacher. Sunugin nyo na lahat ng non-King James Bible nyo. Antindi, no? Kasi sa demonyo yan. Narinig nyo na yung ganun. Tama ba? Lahat ng non-King James sa demonyo. Alam ko, one way or another, narinig nyo na yun sa isang preacher. Baka pastor nyo ba nga dati yan. That's wrong. Mali po yan. Maling diwa. Alam mo bakit? Wala siyang, yun nga, may categorical error niya. Kasi in-equate yung translation sa inspiration. Ulitin ko ulit. Ang inspiration, anong may inspiration? It's the letter O. Original document. That's the only inspired, ladies and gentlemen. It's free from error. And what we have now are letter F. F. Ano yan? Faithful translation. Matatapat na sa aling mga kapatid. Inspired or the original, faithful or the translations and versions. Kaya huwag kayo maghanap ng inspired version. Nakikiusap po ako sa inyo. Alam ko may mga Facebook kayo, konektado kayo sa mga ganyang pastor. Ito pa, nakakatuwa. Ito. King James versus translations. King James. NIV. Kawawa NIV. Naaawa ko sa NIV. Palaging kawawa. Demonyo si NIV. Alam niyo bakit, no? New King James. ESV. Meron si King James, yung word na yun, wala no, doon sa limang kinumpara. Anong conclusion nung nag-post sa Facebook? Omission. Yung lima. Yung lima, omission. Si King James lang ang tama. Pero pag inanalyze mo, through textual criticism, yan po yung pag-aaral ng mga teksto, kung yan ba yung original o hindi. Ito, tingnan nyo. Si King James meron. Yung lima, wala. Anong conclusion nila? Omission yung lima. Pero ano pong mas accurate na conclusion? Si King James nagdagdag. That's what we call inscribal addition. Pero ito yung lima, wala nun. Si King James meron. Hello? I could give a specific text, but this is not the right time. Hello? Marami kayo nakikita ganyan sa Facebook? Ang dami na. King James meron. Lahat na. Pambira, mga siyang yata translation yun. Hindi lahat na. Wala lahat yun. Tingnan nyo, mga nasa demonyo yung ibang translation. Pero, sa totoo lang, hindi nag-aral yung nagsabi nyo. Alam nyo bakit? Wala siyang knowledge about textual criticism. Pag sinabi textual criticism, it's the study of the scriptures whether this be of the original or not. Paano natin malalaman yun? Una, ito yung mga pamantayan. Una, yung kanyang pagkaluma. Bakit ko nasabi yung pagkaluma? Mas luma, mas malapit dun sa writer. Kunyari, yung dokumento, second century, malapit, apostol, first century. Gets nyo? Ibig sabihin, mas luma, mas malapit dun sa writer. Okay? And then, ano pa? Yung mga weaknesses nito.
Ibig sabihin, may ibang mga copies pa na nagkukumpirma doon sa pagkawala o pagdagdag ng word na yun. Hindi lang pwedeng isang witness. Sabi ng Bible, 2 or 3 witnesses eh, establishes the truth eh. So ibig sabihin, hahanap tayo sa ibang mga sources of documents which are authentically, which is older, at the same time, nakikita natin yung parehong wala o meron. So, saka tayo makapag-decide atinance kung yan nga ay Word of God. Okay? Ganun po ang, ano po yan? Medyo tedious process yan. Mga scholars po nag-handle yan. In fact, it's electronically available. Alam niyo, manuscript, at electronically available na siya. Kaya natatawa ako doon sa mga nagsasabing gano'n na King James meron, yung Sham na translation, wala. Ibig sabihin, sa demonyo yung Sham Atinance. Kasi wala sila ng word ng King James, sa King James. Ito, bibigyan ko kayo para to bless it out. I'll give you an example. Ah, teka, ha? I-activate ko yung aking Bible dito. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kaya kung observe niyo ako sa devotion ko, nagbabanggit ako ng mga translations. I don't know if you observe me, if you're watching, listening to me on my broadcast. Para makita niyo yung lahat ng spectrum ng salita, yung pagkakagamit niya. Hindi lang tayo magtututok sa isa. Though, ang baseline text natin, King James. No? Ito ba, papakita ko sa inyo. Ito, ang tawag dito yung Johannine parenthesis. Yung 1 John 5:7. Yeah, I will show it to you. Okay, ito yung Johannine parenthesis. Kinu-quote natin ito. Okay. Unahin ko ni King James. Isa King James text. For there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. Kung totoo to, this is an explicit text for Trinity, Athenites. Tama? Explicit text yan. Walang duda. Unfortunately, now based on the textual analysis, it's not part of the original manuscript. Part lang siya ng Erasmian document. You know Erasmus? Desiderius Erasmus. Yan ang batayang Griego ng King James. I-google nyo po. You try googling it. Yung Erasmian. Ang tawag yan, Erasmian document. Linagay nyo yan. Pero papasin mo, babasahin ko sa ESV. Ito ah, magkukota ko ng 6 na translation. Pagdating sa syntax, ESV, for there are 3 that testify. ESV yan, English Standard Version. Tingnan nyo pong ngayon yung mga kapatid. Ito pa, New American Standard Version, for there are 3 that testify. New English Translation, for there are 3 that testify. Okay? Ito yung dinidemon yung NIV. Naawa ako sa NIV naman. Huwag naman tayong masyado, not inspired version daw kasi. Ang NIV din. Huwag ganun. You know, J.I. Packer, I know the editorial... Hindi nyo pwedeng ganunin lang basta-basta yung mga authors nito sa demonyo. Kahit yung iba sa atin nagpapaniwala pa. Pag tinignan mo naman yung pastor, eto ha, hindi nga nakapag-Bible school eh. Yung nakakalungkot kung mag-akusa sa demonyo daw yung gantong version. Pero sila mismo walang Bible scholarship, mga kapatid. Ano ba naman yun? Hello? Diba? Wake up naman. Oh, ito, NIV. For there are 3 that testify. Ayan. Ito, New Jerusalem Bible. So, there are 3 witnesses. New Revised Standard Version. There are 3 that testify. Pag binabasa ko yung ang bagong ang Biblia, sapagkat may 3 nagpapatuto. Anong conclusion nyo?
Yung piko na nabanggit kong translation, lahat yun nagbura? O yung King James nagkaroon ng inscribal addition? Pag sinabing inscribal addition, yung mga scribe na kumopen yan, to emphasize the theology, kasi their labor of Trinity. They know the doctrine. And for somehow, it had been put into parenthesis, pero dahil kopya ng kopya ng kopya, yung ibang kumopya, kala, part na siya ng text. Hindi talaga siya pagkakamali na sinadya. It's just an explanatory note on the side of the manuscript that had been copied. But sooner or later, the second or third generation copier had not recognized that it's just a footnote. Nag-gets niyo po? At naging bahagi na ng teksto. At yun yung inadapt ni Erasmus sa King James. Sige, i-google niyo po yung mga kapatid. Pwede niyo i-google yung mga sinasabi ko sa inyo. Nakuha diba? Ngayon, anong point? Bakit mo sinasabi, brother? Kaya pag kayo nagturo ng Sunday school, huwag niyo ituro ito kasi it's not part of the original text. There's no power on this. Okay? Pag wala sa original text, huwag niyo ituro. Maging matalino tayo. Kaya nga ako, I'm encourager of a multiple translation study. Now, Dr. Bob is one of my, I would say, an inspiration on this. Dr. Bob Woodley. Kasi siya, multiple study. Gumagamit siya ng limang translation. Simultaneous. Oh, di ba nakakasya? Eh, brother, paano yung Trinity? My Trinity, kahit wala yung 1 John 5:7. My Trinity ko. Ako, Trinitarian tayo. Yun lang, pag pinost sa Facebook to, may ibang kwento. Oh, lahat ng yan, sa demonyo yan. Di ba nakakalungkot, guys? Ganyan ang utak ng isang Kristiyano. Lalo pat mga ngaral. Ganyan yung i-treat yung mga translators ng iba-iba. Hindi naman masasamang tao yan. Pag tingnan mo yung profile yan, these are evangelical pastors, professors of university, dedicated their life, their scholarship to produce a translation. Kaya sabihin mo sa demonyo, hello. So ano na tayo doon? Tanggalin na natin yung kaisipan na gano'n. Isa lang to sa example na marami. Binigyan mo lang kayo ng halimbawa. Napakadami po niya. Okay? Ayun. Okay pa tayo? Peace pa tayo? Magalit na kayo sa akin. Eh, kasi yung pastor ko dati, yan ang pre-niche na text eh. Di walang power kasi hindi kasama sa original. Sorry to say. Okay? Hindi kasama sa original. Ito, aliwaliwanag doon. Hindi Brad, majority way naman, hindi po. Kasi bawat translation, may kanya-kanya mga sources yan. Hindi lang nagkopyahan yan. You know? Hindi po sa isang source lang yung Atenas. Sila talaga nag-research, pumunta doon sa mga codices. Ibig sabihin ng codices, ito yung mga kalipunan ng mga Griego at Hebrew yung mga dokumento na luma. At siniyasa talaga nila isa-isa yan. No? Para makapagsali. Hindi sila nagkopyahan ng translation, hindi po. Makakanya-kanya independent work yan. They work, one of them, Codex Antica, Sinaiticus, Codex Vaticanus, marami pang ibang mga codices. Ibig sabihin, ito yung mga buong mga Bible na in terms of Greek, normally the New Testament. Kasi ang Old Testament, walang masyadong problema dun. Dahil yung canon ng Old Testament had been established. Even before the coming of the Lord, there's already an Old Testament canon. However, New Testament canon is in development until the last apostle. Of course, the last of the apostle is Paul, but the last who lived is John the Beloved, who have written the book of Revelation as well. So, but nung natapos na yung Revelation, natapos na yung canon o yung measurement ng salita ng Diyos. Okay? Isa lang po yan, mga kapatid, sa marami pang mga talata natin. Okay? So, siguro, bibitinin ko muna kayo. Hanggang dyan lang muna. So, but we affirm that the Holy Bible is written by men, supernatural inspired. Meaning, what makes it supernatural is that it's the Holy Ghost or the Holy Spirit that moves them according to 1 Peter or 2 Peter 1:21. Okay?
So yan po muna. So ready. So other questions? Itutuloy po natin ito. Kung magpapatuloy kayong audience, kung bibigyan ko kayo ng handouts. May handouts po itong center. Okay? Question? Yes, ma'am. Even without the verse, God, kahit wala yung 1 John 5:7, may Trinity, kasi nga, in other passages of the Scripture, such as the Great Commission, there's Trinity there, the baptism formula, and some other passages. Now, proof, ano pa yung Trinity? It's the belief of one God, one in essence, and three in person. So, if we could prove that God the Father is God, and Christ is God, and Holy Spirit is God, but there is one God, that's Trinity. Meaning, one in essence, three in person. Kahit ba tanggalin mo yung 1 John 5:7, nandiyan sa Bible yan. Okay, so hindi dahilan para i-advocate mo yung 1 John 5:7 na wala naman talaga sa original. Wala siya sa original. Okay, there's still a Trinity. We're Trinitarians. Baptists are basically Trinitarians. Okay, we believe in the deity of the Father, the Son, and the Holy Ghost. But, one God. Isang pagka-Diyos, tatlong persona. So, maliwanag. Okay? May tanong ba? Before we close in a word of prayer. Sinadya akong maliit yung camera ko para ano. Ayan, so yun po yan. Itutuloy lang po natin ito. Ayan, marami pa to eh. Ayaw na lumabas kanina. Ayan, madami po yan. Iisa-isahin natin yung articles. And then, after we get per paragraph, we will have the theology behind this. So medyo mahaba po talaga siya. So it's a comprehensive study. Okay? So meron pa siyang outline actually, hindi ko na lang naisulat. Pero iisa-isahin natin ito. Ayan, dito pa lang tayo. And then later on, titingnan din natin yung ibang mga talaga. Okay, question? If you have your other non-King James, no problem. But for uniformity in the church, we read as King James. Walang problema. No? Kahit ako, pag nag-preach sa English, King James ako. Though I prefer now the Tagalog, ang bagong Biblia. If you have devotional in ESV, no problem. In my case, I'm reading in ESV, NASB, and ET. Minsan, New Jerusalem Bible. Natutuwa ako sa New Jerusalem Bible, kaya minsan sinasama ko. Though hindi siya verbal equivalent sa dynamic ang New Jerusalem Bible. Nakakatuwa yung saling niya. Ibig sabihin, it adds flavor to the verbal equivalents. In a Jewish perspective, kasi Jewish ang New Jerusalem Bible. Ayan po. So, for recommendation, we make use of King James as our main text. You could refer to ESV, English Standard Version, NASB, New American Standard Bible, NET, New English Translation. Ayan po. So, most of these are for free or you could use your online. No, ayan, dami. Pwede kayo maka-access. You don't need to buy all of this. No? Okay na atin na siyang isa nating Bible ng English. Walang problema. Okay? Question? Question from... Marami pa. May bibigay pa akong mga halimbawa sa inyo. Pero sa devotion ko, talamang ako dun. Ibig sabihin yan, yung mga pagkakambing-nabing na mga translation, malagi kong ginagawa yun sa devotion. Oh, may question po. Baka may mga saloobin kayo dyan. So, itigil na natin yung mga mindset ng mga hindi pang-Kristyano, in demonizing other translation. Alam nyo, pag ginawa nyo yan, baka sa Amerika, pag tatawa lang kayo, alam nyo bakit? Hindi, ang mga NASB ang ano doon, NASB ginagamit, NIV, ESV. Parang dito lang yata may mga, doon sa Amerika may
kahit nga yung seminary natin, yung mother seminary natin, may pagka-Higgins all in. Yung Faithful Baptist College natin. Meron siyang, pero hindi naman siya extreme. Okay, may tanong pa po? Tanong? Tanong na kayo. Ate Nance, baka may katanungan ka. Kasi naman, ang purpose ng mga translation, mas matutunan natin yung kahulugan ng text. Halimbawa, hindi mo mag-get sa King James agad-agad, di mag-ESP ka. Hindi mo pa rin mag-gets. Mag-ambago ang Biblia ka na. Sigurado na yun. Tagalog na yan. Pag di mo pa rin nag-gets, ewan ko na lang. Eh, brother, ano ko eh? Cebuano? Hindi pag ano ka? Yung Cebuano Bible? O, meron din naman. Maraming, mga dialects meron tayong available electronically. So, our purpose is for yung learning natin ma-maximize. Kaya may mga translation na ganyan. And we could always compare translations. Just like the Bereans, no? Comparing the preaching of Paul to the Old Testament scriptures. Nangaral na si Pablo, apostol. Pero tiningnan muna nila sa scriptures, yung Old Testament. Kung ang tinuturo ni Pablo, consistent doon sa Old Testament. Diba? Parang in a way translation yun. Kasi yung kay Pablo, yung preaching niya, kinumpara sa Old Testament. Ang nangyari kayo ngayon sa mga Bereans, multiple studying sila. Kinumpara nila yung scriptures doon sa preaching ni Pablo. Okay? Make sense? Berean yun. That's the Berean spirit, mga kapatid. And I hope and pray that we will have the same spirit as the Bereans. Na sila ay talagang nagsasaliksik kung ito nga'y salita ng Diyos. Okay? May tanong ba? Mrs., may tanong ba? Walang tanong. Mamaya sa bahay, tatanong yun. Di ba nga sabi ni Pablo, yung lesson natin dun sa ano? Ano ba lesson natin yun? Handa dapat sagutin ng mga asawang lalaki at katanungan ng asawang babae. Ayan, dapat handa tayo. Ayan, kaya kayo, tanongin yung mga mister mo. Pag-uwi sa bahay, yung mga ating mga kababaihan, tanongin nyo. Di ba? Ready naman, di ba? So, okay na. Question pa. Mabangin gusto kayo i-clarify. At least alam niyo yung position ko, ha? And I think this is consistent with the scriptures. Hindi naman tayo lumalabas yan. Minang minsan, exposed tayo sa mga extreme positions. Okay, sana mapalaya tayo sa ganun. Kasi minsan, nagiging dahilan pa yan para magkaaway-away mga Kristiyano. Anong Bible mo? NIV? Ay, sa demonyo ka! O, di ba? Sa demonyo yan. O, di na. Sumamalot ng Kristiyano, NIV gamit sa demonyo, o di na. Nagkaroon ka ba ng kaaway? Mali. Mali kasi yung banat mo. Di ba? Alam nyo ba? Updated ng NIV ngayon. May 2011 edition siya. Mas verbal na siya ngayon. Ayan, update ko sa inyo. Ha? Dati kasi may pagka-dynamic ang NIV. Pero meron siyang dinabas na 2011 edition, which is more verbal. Parang ano nagbabasa ng King James ngayon, pag NIV, yung bago. Kasi sila, nanimasmasan yung translation nila, na baka pwede natin gawin more verbal yung translation ng NIV. Oh, that's true. I think Sonderband released 1979, now there is a 2011 edition of NIV, which is look like a King James version. Imagine mo. So ito talaga patungo sa verbal equivalence. NASB. Ang NASB, release a 2020 edition. Hindi ko pa nababasa yun. ESB, meron din. Ibig sabihin, nag-i-improve talaga atin ang translation. Nag-i-improve kasi may mga nahanap tayo mga bagong dokumento na nagpapatotoo ng salita ng Diyos. Lalo na yung pagiging luma niya. Isa yun. Isa sa mga aspeto yun. Kasi pag luma, mas malapit dun sa sumulat. Okay? Kung ang dokumento mo, halimbawa, 15th century lang, ang layo doon sa mga apostol. First century ang mga apostol eh. Tapos mayroon kang dokumento pinagbatayan na sa alin mo, 15th century, napakalayo.
Ibig sabihin yung probability of error, malaki. Kasi kinopia ng kinopia ng kinopia yun. Di ba? Pansin nyo, pag napagod yung kamay nyo, kaka-copy-paste. Nagkaka-problema rin, di ba? Lalo na yung mga ano dito, chat ng copy-paste. O kaya yung, ano, basta, anyway, basta may mga ganun tayong ginagawa, copy-paste. Pag napagod yung daliri mo, magkakaroon ng error along the way yung kinopy-paste mo. Ganun po. Kaya mas luma, mas malapit doon sa sumulat. Okay? Ayan. Sooner or later, papakita ko yung mga codex. Kung ano talaga itsura ng mga original, copies of the original manuscript documents. Kung ano yung itsura niya. Okay, sige. Mukhang ano, may magpapamerienda ba? Para maganda magmerienda after ng Bible study. Anyway, kapi-kapi na lang tayo pag may time. Okay, wala na talaga? Baka may mga reaction pa kayo? Alam ko, binabangga ko iba yung biases katungkol sa ibang mga version. Huwag ganun guys ha, please huwag ganun. Unless na talaga ang version satanic. Meron talaga mga version na satanic, non-evangelical yun. Talaga sinasadya nila na contrary ng Bible. May mga ganun. Pero kung galing siya sa evangelical society, Bible House, no? NIV, Sonderband Publishing yan, ESV, Crossway Publishing, no? Ano ba yung NASB? NASB is Lachman Foundation. New King James Version is Nelson. All of these are Evangelical Bible Society, mga kapatid. Even King, sabay, King James, madami. Kasi non-proprietary ang King James. O, kasi napakaluma niya na. Hindi wala ng copyright ang King James. Okay? Sige, tayo magtapos na. Tutuloy po natin ito, mga kapatid. Naka-isang phrase pa lang tayo, ha? Okay ba yun? So, tutuloy natin yan. So, ito yung kukumpara na sa 1833. And then, we'll jump to the other phrases. Okay, let's pray. Father in heaven, we thank you for this day. Thank you for this time that we could study on the articles of faith, our foundational doctrine. These are expressions of our doctrinal statements that is expressed on a written document called Articles of Faith of 1850, which has its roots on the New Hampshire Confession of Faith of 1833. We thank you, Lord, for your providence that those Baptists early on were able to craft this doctrinal statement so that it may perpetuate even into our modern Baptist churches now, where we could still stand on these doctrinal truths based on your word, the scriptures. We thank you, Lord, for this day. Prepare our hearts for this afternoon service. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay, salamat po. Magandang hapon. So next Saturday, kung meron, next Sunday, may notes na ako na for our audience, okay, for you to be guided. Okay, so God bless us all.